Rise and Shine Pilipinas, alamin po natin kung ano magiging taya ng ating panahon at ang latest updates sa Bagyong Marine ngayong araw ng Martes, October 12. Nakaranas ang masamang panahon kahapon at halos buong magdamag kagabi ang inaasahang magpapatuloy ito ngayong araw ng Martes ang malakas na pag-ulan at malalakas na bugso ng hangin sa extreme northern Luzon, particular na nga sa mga lalawigan ng Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela at Cordillera Region, kung saan lumakas pa ang Bagyong Marine na naging severe tropical storm ito kahapon bago pa magtanghali. As of 4 a.m. this morning, matatagpuan ang sentro ng severe tropical storm Marine sa layong 170 kilometers west of Calayan, Cagayan. Bagyang lumakas pa ito at ngayon ay may maximum sustained winds na o lakas ng hangin malapit sa gitna na aabot sa 100 kilometers per hour at gustiness o bugso ng hangin umaabot naman sa 125 kilometers per hour. Kumikilos ito pa west o kapakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Si Bagyong Marine ay may international name na Kompasu. Ang pangalang Kompasu ay mula sa Japan. Ang ibig sabihin ay kompas. Naitala sa 8:10 p.m. kagabi ang tanging landfall ng Bagyong Marine sa Fuga Island na sakop naman ng Apri, Cagayan. Tumawid ang Bagyong Marine sa Luzon Strait kagabi. Namataan ito malapit sa coastal area ng Pagudpud, Ilocos Norte, alas 10 kagabi. Inaasahang makakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibilities ngayong araw ng Martes umaga at sa pagitan ng alas 9 at alas 10 ngayong umaga. Palalakasin din ng Severe Tropical Storm Marine ang Southwest Monsoon o Habagat na siya namang magdadala ng malalakas sa pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Maaring lumakas pa ang Severe Tropical Storm Marine sa Typhoon Category matapos makalabas ng Philippine Area of Responsibilities habang nasa West Philippine Sea ito bago pa ito tumama sa Hainan Island ng China. Sa ngayon ay nasa ilalim pa rin ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 ang mga lalawigan ng Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, northern portion ng Isabela, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Abra, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Inaasahan ngayong araw ng Martes na makakaranas pa rin ng heavy to torrential rains sa mga lugar na sakop ng Signal No. 2. Samantalang nasa ilalim naman ng Signal No. 1 sa ang natitirang bahagi ng Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Fugao, Benguet, La Union, Pangasinan, ganun din sa Aurora, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, northern portion ng Bataan at northern portion ng Quezon kasama na ang mga isla ng Pulilio at Calaguas. Moderate to heavy rains with at times intense rains naman ang maaaring maranasan sa mga lugar na nasa ilalim ng Signal No. 1. Ang Bagyong Marine ay nakapaloob pa rin sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ at hinihila nito ang Southwest Monsoon o Habagat na magpapaulan naman sa Southern Luzon, Western Visayas at Mindanao. Ngayong araw ng Martes, dito sa Luzon, makakaranas ng heavy to torrential rain sa Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ilocos Norte, Ilocos Sur at northern portion ng Isabela. Rains with gusty winds naman sa Central Luzon, Central Rest of Cagayan Valley, Ifugao, Benguet, La Union, Pangasinan at northern portion ng Quezon. Mataas ang possibility sa magdulot ng mga flash floods and landslides sa mga nasabing lugar dulot ng mga inaasahang malalakas na pag-ulan. Samantalang maulap na kalangitan na may kasamang mga kalat-kalat na pag-ulan naman ang mararanasan sa natitirang bahagi ng Luzon, kasama na dito ang Metro Manila. Sa Visayas, cloudy skies with isolated rain showers ang mararanasan sa western at central section ng Kabisayaan. Epekto pa naman ito ng pinagsamang Bagyong Marine at Southwest Monsoon. Dito naman sa Mindanao, makakaranas din ng maulap at maulang maghapon sa Caraga, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula, dulot naman ng pinalakas sa Southwest Monsoon o Habagat ng Bagyong Marine. Mag-ingat po tayo sa mga possible flash floods and landslides kahit wala tayo sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 1. Lalo na doon sa mga lugar na nasa ilalim ng Signal No. 2 and 1. Sa mga lalabas naman ng bahay at papasok sa trabaho ngayong umaga, magdala pa rin po tayo ng payong panangga sa ulan dahil pa rin sa mga pag-ulang maaring maranasan dala ng Bagyong Marine at pinalakas na habagat. Ngayong araw ng Martes ay may naglabas ng gale warning ang PAGASA dahil na rin sa umiiral ng Bagyong Marine at surge ng Southwest Monsoon. Inaasahang magiging maalo ng Western Seaboard sa Central Luzon, Eastern Seaboard sa Southern Luzon, Seaboards ng Visayas, ganun din sa Northern at Western Seaboards ng Mindanao. Kung saan inaasahang maging rough to very rough ang kondisyon ng karagatan
hindi muna papayagang makapaglayag ang mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga nasabing lugar dahil na rin sa mga matataas na pag-anong maaring umabot sa 4.5 meters ang taas sa mga nasabing karagatan. Sumikat ang araw kanina 5:47 a.m. sunset, mamayang 5:38 p.m. ng hapon. Tumutok lang po palagi din sa PTB4 sa pinaka-latest update sa magiging lagay ng ating panahon at sa bagyong maring na ating namang binabantayan. Ako po si Edmond Rosales, naghahatid sa inyo ng ating info weather ngayong araw ng Martes, October 12. Lagi maging handa, may bagyo man o wala. Mula dito sa inyong morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.